odoláš a všechny sníš. To je zlatá kukuřice, sladký hit, zeleniny Bonduel. Ginawa ko ang pagtitipong ito upang bisang pangulitin ko ang mataas na pilit na nilalabag ng ilan sa inyo. Alam ko na sa harapang ito ay may mga taong nagpipilit na agawin ang aking kinalulukluban hanggang nilang agawin ang aking kamangyarihan. Subalit bago mangyari yun, magkukulay dugo ang bayan ito ng San Rafael. Ang dugo ay manggagaling sa sino mong sumuhay. Sa akin patakaran. Malaking dagok sa ating kilusan ang nangyari magsilang. Oo. Ang kilusan ay tulad ng isang musmus na nagpipilit lumakad. Kadalas ay nadarapa. Dahil sa mga ahas na pumupulupot sa kanilang mga binti. Ano ibig mong sabihin? Dito ay marami nagkalat na asong hindi na dumaan sa pagkatutak. Alam ko ang iyong nararamdaman sa sandali ito. Hindi pa huli ang lahat magsilang. Tumayo ka muli kung saan ka nadapa. Damputin mo tipunin ang nagkalat na pira-pirasong bahagi ng kilusan at ibuong muli. Apo magsilang, limaon na po sila. Tutulog na kami, Fidela, habang tulog pa mga aso. Ipaalam mo lang kung anong maitutulong namin. Salamat.
Bakit hindi ka pa sa amin sumama sa bundok? Isama mo si Bernardo. Doon ligtas kayo. Mas malaki ang maitutulong ko kung mananatili na lang kami dito. Kaya lang, magiging kawawa si Bernardo. Magpapaalam na kami. Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Uy, wala na kayong ginawa kundi manakit ng tao. Bernardo? Halika na, ihahatid na kita sa kumbento. Aalis na ako, Bernardo, ha? Huwag ka na makikipag-away. Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon naman. Oh, napano ka? Kanina pa kita hinahanap, ha? Eh, nakatuwaan po kasi siya, eh. Ay, salamat at tinulungan niyo siya. Wala pong anuman. Sige po, tutuloy na po ako. Paano nalaman ng ating mga kalaban ang eksaktong araw at oras ng ating pagbaba at pagdaan sa kapatalan? Isa lamang katotohanan dapat mong tanggapin masilang. Ang ating mga kalaban ay tulad sa isang hayop. Kapag nasaktan, ay nag-aapoy sa galit. Umaalma sa bawat kaluskos.
at hanggang lumaban. Ngunit lahat ng kilos natin ay puro lihim. Tayo lamang nakakaalam. Bakit nabunyag sa kanila ang lihim natin pagdating? Sa palagay ko, kahit sa kadiliman ng gabi, ay may isang kwago nagmamanman sa bawat nating mga kilos. Naniniwala rin ako na may ahas na namumugad sa ating kilusan. Ama, huwag masyadong ganda na nangyari. Siguro, pagod lang isipan at katawan. Kailangan mo lang magpahinga. Hindi ako matatahimik, anak. Hanggat na nalaman ko na may kamandag na lumalason sa ating kilusan. May nakapagsabi na ba sa iyong ang iyong kagandahan ay kaakit-akit? At ang hugis ng iyong mga daliri ay hubog kandila. At ang iyong piske, ang iyong labi, at... Bernardo! Para sa akin ba yan? Hindi naman para sa'yo ito eh. Para sa kanya. Ricardo, huwag! Ipagpauman mo, Angela. Sana'y huwag kang magagalit sa sasabihin ko sa'yo. Ano naman ang dahilan at pinapapasok mo ang isang taong miserable katulad niya? Sumasama ang simoy ng hangin. Nagiging balensangan ang kapaligiran. Sobra ka nung magsalita. Tawag yung maging nakatulad natin, ah. Ipagpatawad mo, Angela. Bala. Bernardo. Pinahatid ni Padre ang sulat nito kay Señor Miguel. Kita ay sandali ang layo mo sa kamatayan, Tiniente. Bibigay ni Padre. Ikaw, kung papasok ka, kakatok ka, ha? Wala ka mo ito! Thank you.
ako eh. Tutugtog pa ako ng kampana. Sige ah. Sige, laro tayo uli ha. May balak daw kayo magdagdag sa buwis. Napabayaran ng mga mamamayan. Pinag-aralan pa namin ang gusto, Padre. Pero mas malamang na hindi maging batas. Gobernador, ang bawat indyo ay kailangan tumubos ng sedula. Yan ay para sa kapanganan din lang. Ang isang indyong mahuling walang sedula ay dapat parusahan tulad ng isang rebelde. Magiging mabigat para sa kanila kung madadagdagan pa ang kanilang binabayaran. At kung hindi mo sila iikpitan, ay lalo silang matututong magtamad at hindi na sila gagawa. Dapat nating alalahanin, tayo'y dayuhan lamang dito. At ang ating layunin ay bigyan sila ng marangal na buhay. Tama si Padre. Ang bawat batas ay pasusunod natin sa kanila ay upang tulungan sila at hindi ikipitin. Masyado nyo na silang kinakampihan, Gobernador. Luhang lumalaki na kanilang mga ulo. Niayaw na nila sumunod. Simula bukas ay magkakaisa ang katugulan nila magbayad na sedula. Alalahan mo, Miguel. Ako pa rin ang nasusunod dito. Ang anumang batas na igagawad ay magdadaan muna sa akin. Alam nyo, mahal na Birhen, meron ako ikukwento sa inyo. Alam nyo ba, Senyorita Angela? Ganda-ganda niya, no? Ganda-ganda niya, no? Kaya lang, sayang. Alangan ako sa kanya, eh. Dahil... ganda-ganda niya talaga, no? Bernardo. Oo, talagang maganda siya. Bernardo. Galit ako sa'yo. Bakit? Basta, galit ako sa'yo. Ah, alam ko na. Nung gabi, hindi ka nakatuloy para kay Ricardo, ganun ba? Huwag ka mag-alala. Sa susunod, hindi na maulit yun. Talaga? Pero huwag kakalimutan ng mga bulaklak ko, ha? O, sige. Iwan na kita't gabi na. Walang ibang makakadama sa daing at hinagtis ng ating bayan, kundi tayo lamang. Kaya kailangan maging matatag tayo bago natin ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ang paglalakbay sa unang patutunguhan ay nagsisimula sa unang akbang. Kaya't sama-sama natin bunutin ang tinig na nakabaon sa ating lalamunan ng ating simulain. Hindi habang buhay ay mananatili na lamang tayong mga dayuhan sa ating sariling bayan. Linisin natin ang kagubatan at siguradong mabubulabog ang mababangis na hayop, mapipilitan lumisan. Kapag na natin yan, masisilayan natin ang munting silahis na magbibigay ningning sa ating mga pangarap.
para sa ating inang bayan. Matutupad lang ang ating mga panaginip kung tayo magbubuklod-buklod. At huwag nating hayaang lumamig sa ating mga puso. Ang naglalatang na apoy na nagbibigay sigla sa ating ipinakikipaglaban. Bahay ko, Bernardo. Ginawa mo ng hardin ito, ah. Hindi ba sabi mo, huwag kong kakalimutan ang bulaklak mo? Oo, yan. Dinala ko na lahat ng bulaklak. Saan ba galing ang mga yan? Yan lang, sa tabi-tabi. Sa may simenteryo. Ha? Hindi, nagbibiro lang ako. Saka hindi pa yan. Meron pa akong para sa'yo. Siguro naman eh. Preparen! Apunten! Alam niyo, mahal na Birhen, meron ako isusumbong sa inyo. Alam niyo ba yung mga dayuhan? Ang lupit-lupit nila. At yung mga taong bayan, sinasaktan nila. Pati nga ako, sinasaktan nila eh. Pero kung di lang ako ba,
Ako ang unang-unang tutulong sa kanila. Pero alam kong tayo lang makakatulong sa kanila eh. Sana pangako nyo sa akin, tutulungan nyo sila. Ayan ha, sabi nyo sa akin, tutulungan nyo sila. Pangako nyo sa akin yan ha. Señor Miguel, ang tao pong ito, ang siyang nagbunyag sa lihim na lungga ni Pidela, at siya rin pong puso na dumadaloy sa dugo ng kilusan. Ang dapat napigilin, putulan ng ininga, ay ang mga impertinenteng inyo na ayaw humalik at mga yupapa sa ating mga paa. At pilit na umuungol sa ating mga patakaran. Gano'ng mga katatag ang puno. Kapag kinuha mo ang pinakamalaking ugat, matutuyo ang mga dahon. At sa iit ng hangin, siya ay mabubuhay. Kung gano'n, iisay-isay nating dukutin ang ugat na nagpapatindig sa kanila. Ganon sila, inay. Pati walang kasalanan. Sinasaktan nila. At pinapatay pa. Napakalupit nila, inay. Hayaan mo sila, anak. Huwag mo silang papansinin. Talaga, hindi ko sila kakausapin. At hindi ko rin sila lalapitan. Lagi kang magpapakabait, anak. Mabait naman ako, ah. Kaya nga ako nagustuhan ni Angel, eh. Alam mo, inay? Ang ganda-ganda niya. Tambait pa. Kapag sinaktan nila si Angel, ah, lalabanan ko sila. Anak, hindi mo sila kaya. Anong hindi kaya? Nag-aaral yata ako ng eskrima. Yeah! Siya ba? Alvarez ay parang apoy na kumakalat sa buong bayan. Muhi at pagkapunta naghahari sa mga kalooban ng mga mamamayan. Pati tuloy tayo, nadadamay. Alam ko, bilang puno, iisipin ng mga tao na ako ang punot dulo ng mga pangyayari. Liwanagin ko man sa kanila, ay hindi nila ako paniniwalaan. Ipipikit na lang ba na inyong mga mata? Tatakpan ng inyong tenga. Paano maghihilom ang sugat kung hindi nyo gagamutin? Matigas pa sa bato ang kanlang mga ulo. Walang saysay na makipag-usap sa kanila. Hatangad nila ang aking pwesto. Kung ganun pa pa, kakalat ang sunog, uubusin nila ang buong bayan.
Kinatatakutan ko ang pagdating ng araw. At bakit tayo hindi na nila igagalang? Huwag kang mabahala, Angela. Sumulat na ako sa kanyang kamahalan. At in lahat ang ating kalagayan. Maraming dugo ang dadala bago dumating ang kanilang kasagutan. Sino ang utak ng inyong kilusan? Uy, saan ang inyong lungga? Wala. Wala. Alam. Sinasabi mo. Ikaw na rin ang humatol sa sarili mong kamatayan. Tumalakay na naman ang mga aso. Ito ang dapat nating ayusin. Nahuli si Commander Pedela. Paano nangyari yon? Walang ibang nakaalam. Nakasapi siya sa atin. Saan nangyari? Nagkaroon na ng liwanag ang aking hinarang. Isa sa atin ang nagkuhuras. Kung sino man ang may kasalanan, ay dapat lamang kamatayan ng parusa. Matagal ko nang pinag-aaralan ng mga kilos ni Dagun. Malakas ang kutub ko na siya ang nagkakanulo sa atin. Nagawa ito ang Dagun. Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Ay, Dagun, tumatakas sa aking katawan. Ay, tulad ng dugo. Dagun ang kilusan. Ahas na makamantag. Ahas na alipin ang mong diwan sa sarili mong bayan. Kapedela. Tingnan mo, Kapedela.
Kaya bang bigyan ng kilos ang kayamanan to? Kaya ba? At ang dalawa kanakalang to? Kaya rin ba nilang ibigay? Kaya ba? Thank you.
Ah, Fidela. Ah, Fidela.
kalooban kita ng kapangyarihan upang magamit mo laban sa kasamaan. Magkakaroon ka ng isa pang kabaguhan na tatawagin si Kumar. Iniyaka ang latay ng isang dakilang babae. Sa tubig din, magmumula si Sikumar. Come on.
Saan siya nang galing? At anong kanyang pinagmulan? Wala mang magsabi, senyor. Sumulpit siya mula kung saan. Siya'y magilas. Mabilis sa dati ko. At matalas ang kanyang espada. Natitiyap kong siya isang indyo lamang na nagpapanggap. Kung sino siya at saan siya nang galing, buhay siyang dumating sa bayang ito. Bangkay siyang babalik sa kanyang pinagulan. Tingyente, utusan mo ang iyong mga tauhan. Alugugin ang buong bayan ng San Rafael. Dalhin sa akin ang tao niyan. Opo, senyor. Soldados, relevo. Malaki na naman daw ang lalaking nakaitim sa kwarter. Oo nga, at maraming namatay sa gwardiya sibil. Baka naman, yan din yung lalaking tumulong sa amin ni Anita sa ilog. Mahiwaga ang lalaking to. Ito'y lumalabas, kapag may dumarating, nakapahamakan. Anong pangalan niya ka, Baste? Matipulo ba? Makisig? Oo, baliksing kumilos at magilas. Ma, ano kanyang pinag-uusapan niyo? Makisig makamuin eh. Opo, yung pong mahiwagang lalaking lumalabas na nakaitim. Nako, eh, yun si Sigmar. Ang lalaking hulog ng langit. Kilala niyo po siya, Lolo? Maaari bang hindi ko siya makilala? Eh, lumabas na yun ng aking kapanahunan. Alam niyo, yung palang lalaking lumalabas na nakaitim ay si Sigmar. Sigmar? Oo, oh, Sigmar! Ah? Ang galing yun! Sigmar.
Saanag mula ang kanyang pangalan? Si Gumar. Pangalan ng isang mandirigma na ang sinasagisag ay tagapagtanggol at tagapagligtas. Hindi kaya siya ay isang alamat? Alamat? Kaululan! Kailanman ang isang bayan ng mga Indyo ay hindi magkakaroon ng isang alamat. At kung mayroon man, sa muli niyang pagsalakay at kami magkaharap, tusukin ko ng espada ang sinasabi mong yan. Tama na yan. Alam ko kung sinong taon dapat kong asahan. Si Dagul. Как же мне героем стать? И откуда силы взять? Быть легким на подъем. Здоровым день за днем. На все один ответ, ведь это не секрет. Бодрость и здоровье, силы день за днем. В Бондюэль овоща, вот где мы берем. Si Gumar? Tiyene. ¡Soldados! Bakit? Si Gumar, nakatakas! Abulin nyo!
Abulin! Adrete! Magandang gabi po sa inyo, Senyor Miguel. Magandang gabi naman. May asong ulo na gumagala dito sa bayan na nagsasabog ng kamandan. Tayo kanyang punderya. Unti-unti niya tayong ubusin lahat kapag hindi tayo nakapagpahay ng bitag. Pag-utusan po ninyo. Hanggat hindi pa nabubunyag ang tunay mong kulay, kumilos ka na. Atin ang kapangyarihan. Nararapat lamang natin gamitin ito. Halugugin mo lahat ang lungga at dalin mo sa akin si Kumar. Wala akong pakialam. Patay man siya o buhay, kamatayan lamang niya ang makapagbibigay sa akin ng katahimikan. Masusunod po, Senyor. Pambihira talaga ito si Bernardo. Gabing-gabi na yun, may pahagis-hagis pa ng bulaklak. Si Kumar? Pamela! Nandiyan na ho! Tinutugis natin ang asong ulol ay nag-iwan ng bakas sa pulang lupa. Aba, dapat pala tayo magmadali. Dagol, baka wala tayong bakas na madatnan. Dagoldes, isara mo yung mabaho mong bibig. Huwag mong pangungunahan si Dagol. Tumigil ka, pango. Dagoldet, malansa mga salitang sumisingaw sa inyong mga bunganga. Ang medalyong ito ang siyang magpapatunay na ang aking uta ay kasilaki ng aking katawan. Bukas ay bibitin ko ng patiwalay si Sigumar
at ang dugong tatagas mula sa kanyang puso ay siyang ititirik sa hukay na kanyang pakilibigan. Mga mamamayan ng Pulang Lupa! Makinig kayo lahat! Itanim ninyo sa inyong mga ikip! At buksan ang inyong pandinig! Alam ko sa mga sandaling ito ay kinukupit ninyo ang taong malaw na namin hinahanap. Na siyang salot at sa gabal sa aming pamamalakad. Alam kong isa sa inyo ay nasa likod ng anino ni Sigumar. Kaya't habang may panahon pa, ay tanggalin ninyo ang pagkakabulan ninyo dila. Sabihin ninyo kung sino ang taong to. Kapag hindi, ay dudurugin ko ang Pulang Lupa! Sampol ng inyong mahal sa buhay! Sino ang taong to? Sino! Bawa po kayo sa aking mga pamilya. Bawa po kayo. Bawa po kayo. Bawa ninyo. Bibigyan ko pa rin kayo ng pagkakataon. Kahit ilang sandali. Bago sumabog ang po. Sa aking dudim. Sa akin ang mga kalupit ang pinalalasap ninyo sa mga taong bayan. Masunod lamang ninyo ang inyong pansariling angarin. Ang ginawa namin ay hindi pansariling, Gobernador. Ibig namin patunayan sa mga inyong yan. Iba ang kulay ng kanilang dugo kaysa sa atin. At hindi nararapat. Ipagwalang bahala ang ginagawa ng pag-alipusta sa ating lahi. Bagkus at nararapat. Nagpatikim natin sa kanila ang tunay na galit ng isang maharlika. Ang isang hayop ay lumalaban kapag ito'y nasasaktan. Ito'y yuyuko kapag siya'y nagisan ng tinapay. Sa hayop at sa gusto nyo, akin pa rin ang uling salita. Simula sa araw na ito, ang bawat Pilipino ay tuturing na isang tunay na tao. Inalulungkot ko, Gobernador. Ako'y alipin ang aking salita. Hindi ko nalululukin na muli ang iniluwa ko na. Kung gayon, sa harap ng kanyang kamahalan, palalamon kong lahat ang mga salitang lumagos sa inyong mga bibig. Lalakarin ko ang inyong madaling paglilisan sa bayang ito.
Suerte. Padre, kayo muna umbalak yan nila. Kahit ano mangyari, huwag ko kayo maalis dito. Maasahan mo, si Gumar. Si Gumar, mag-iingat ka. Kaguluhan doon. Pinatay kagabi si Gobernador. Naku, e paano yung anak niyang si Babuti dumating si Gumar? Naligtas si Angela. O sige, tuloy mo na yung ginagawa mo dyan. Si Gumar. Laging si Gumar. Ang usap-usapan ng mga taong bayan. Kaya't nararapat nang huwag na nating hintayin pa. At kung mangyayari mga bagay na yun, malalagay tayo sa balag ng alanganin. At ikaw, Tagol,
Inyente de Castro, manmanan nyo lahat ang magiging balakid sa ating pamalakad. Ulihin ang sino mang makita nyo, ay hindi ka nais-nais ang kilos. Senyor, si Angel ay isang gusot na dapat nating ayusin. Pati na si Padre sumasalungat sa ating layunin. Kaya't lahat ang kanyang binabalak ay dapat yung alamin. Katulad ni Padre, tahimik. Mahirap parukin. Isa siyang lihim na kaaway. Pag nabulot na natin ang mga tinik at bumagsak na sa ating mga kamay ang mga kaaway, gagamitin natin silang bidag. Nagigipit kay si Kumar. Niyente, ihanda mga tauhan. Asahin silang mabuti. Silam.
Anong gagawin namin? Ang bahay hindi para sa ahas. Wala ng pag-asa, Ramon. Hindi lamang ikaw ang may sugat.
Masdan mo ang ating mga kapatid. Para silang mga sisiyo na walang inahin. Naakay. Paglatag ng takip silip. Kaabel, tulad ni Ama, hindi ako nangihinayang iaalay ang aking buhay sa ating bayan. Ngunit naiwas mo ba ang pagdalay ng luha ng isang anak sa nalalapit na pagpanaw ng kanyang amang minamahal? Hindi pa huli ang lahat, Amang. Habang may mga taong tapat, ay hindi mawawala ng ilaw sa kadiliman. Sisirain ko ang aking patakaran. Sa sino man nagalsa at lumaban sa aking simulay, ay mapait ang kamatayan ng kanyang sasabihin. Kung aminin mo sa akin, kung sino si Sigumar, madudurog mo ang aking lama. Tutulong mo rin patak ang aking dugo, pero wala kang malalaman sa akin. Miguel Alvarez! Kung ganon, tatanggapin mo ang lupit ng kaparusahan hanggang sa iyong kamatayan. Kanyede, huwadya mabuti ang kwartier ni Magsilang. Naililigtas siya ni Sigumar. Opo, senyor. Thank you.
Ginawa niya kay Kuya Miguel. Higit na malupit na ganti ang ipalalasap ko sa kanya.
Bravo! Senyor! Hanapin si Angela. Kunin ang pari ng simbahan. Bukas na bukas. Bago pumutok ang haring araw sa takong silangan. Dalhin sila sa plaza kasama ni Magsilang. Silang gagawin kong pain na dudulog sa puso ni si Kumar. Upang tuluyan siyang lumitaw. Wala yan. Kapag nasagupa ko yung sigumang na yan, kakaya sa akin ang alikabukan. Makinig kayo. Makinig kayong lahat. Makinig kayo, mga hangal na mamamayan ng San Rafael. Sa araw na ito, ay magaganap ang isang kasaysayan. Isang kasaysayang titimo sa inyong mga puso. Masasaksihan ninyo ang parusa ng isang dugong bughaw. Katulad ng sinapit ng aking kapatid, si Miguel Alvarez. Pinatay. Sinunog ng isa sa inyo na nagpapanggap na sa inyo si Kumar! Katulad ng aking sinabi, ang araw na ito ay mahalaga. Lubhang mahalaga. Manunod sa inyong mga buto. Hanggang sa kalitlitan ng inyong laman at litid, hanggang sa pagpalit ng ilang sali ng lahi, ay mananatili pa rin sa inyong isipan, sa inyong puso at damdamin, kung paano magparusa ang mga Alvarez, ang kanyang lupit at ang kanyang pagsik. Sapagkat, sa katanghaliang tapat na ito, tirig na tirig ang araw. Susunugin ko ang mga taong yan. Susunugin ko ang mga taong yan sa inyong harapan. Sisilabang ko ang kanilang kaluluwa at katawan hanggang sa ito'y maging abo, liparin ng hangin, at tuloy ang maglaho. Kapag hindi nyo ituturo sa akin kung sino si Sigumar. Sino si Sigumar? Sino? Sino?
ang panahon. Aking hinintay. Ngayon si Gumar, ito ay dumatal. Gilas mo'y ipakita na lumutang bilis ng espada ko ang siyang katugunan. Mahilig sa bulaklak.
isang hamak. Kawawang nilalang at sa kapwa ay api-apihan. Hirap ng kalooban ng lagi pinapatan. Bernardo! Hamak na di mapantayan. Pagdurusay kanyang naranasan. May naawang siya'y ganting panahan. Nang kapangyarihan magtanggol sa kanino man. Oh, ang buhay niya'y buminilaan. At ang api ipinaglalaban. Laging handa maglingkod sa bayan. Sa matat sa may lumalaban ng walang humpay. Oh, di kailangan kahit mga nigman. Ang buhay niya'y kanyang iaalay. Aras, dva, tři, akšu. Čtyři, pět, svěží chuť. Šest, jsme sladké. A teď všichni. Sedm, osm, bon duel. Raz a dva, jsme křupavé. Tři a čtyři, a teď už víš, že neodoláš a všechny sníš. To je zlatá kukuřice, sladký hit, zeleniny, bon duel.